His breasts are full of milk, and his bones are moistened with marrow. And another diet in the bitterness of his soul, and never eat it with pleasure. They shall lie down alike in the dust, and the worm shall cover them. Behold, I know your thoughts and devices which ye wrongfully imagine against me. For ye say, where is the house of the priest? And where are the dwelling places of the wicked? Have ye not asked them to go by the way? And do ye not know their tokens? That the wicked is reserved to the day of destruction, they shall be brought forth to the day of wrath. Who shall declare his way to his face, and who shall repay him what he hath done? Yet shall he be brought to the grave, and shall remain in the tomb. The clouds of the valley shall be sweet unto him, and every man shall draw after him, as there are innumerable before him. Sabay-sabay. How then comfort ye me in vain, seeing in your answers remaineth false? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita niyo, Lord. Patuloy namin sa Book of Job na punong-puno ng aral, Panginoon, at talino. At we pray, maraming salamat sa aming guest, Panginoon. But I pray, katulad ng simula ng aming series dito sa Job, kumpleto po ito sa aral. At sinusuporta ng buong scripture. I pray makita po namin yon, and therefore mabless. And lalo ngayon yung topic ngayon, Panginoon, importante pa rin. Dahil sa panahon namin yun, ang dami ng mga matagis ang mukha, Panginoon, mga kasalanan sa harapan nyo, but at the same time, wala po silang hiya, Panginoon, na hindi po namin ito maging pattern sa amin. Matakot po, Lord, kami sa inyong judgment, Panginoon. Even kami po yung mga anak ni Lord, mayroon pong judgment pa rin, hindi naman sa impyerno, but lalo itong mga to, Lord, na sa impyerno punta, Lord, I pray na maintindihan namin na kayo po ay just, and therefore, Panginoon, even sa gantong bagay, gustong makalimutan na sa libutan, pero ito'y darating, malaman din po namin to, malaman din nila, Panginoon, iba maligtas pa yung mga mayroon pang pag-asa, at iba naman, Panginoon, at least ay hindi sila maging proud sa kanilang kasalanan. But again, ang panalangin namin sa inyong mga anak, Panginoon, kami po yung preserve nyo, at ganito po mayroon kami healthy na takot sa inyo, Lord, magpatuloy sa inyong gawain. Salamat po, Lord, again, kayo magpala, maluwala din sa aming harapan, sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maka po na po. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon po. Okay na yung ating seating arrangement. Okay, doon. Meron pa doon, no? Christian, doon ka. Ikaw ang laging, katabi ni, Ray Ray. Stephen, doon ka. Magpatabi ni Brother James. Ayaw nyo dyan eh. Ano yung lead ko eh. Good afternoon ako kay Jamie pa. Oh. Nagbabantay kasi ng bata yan. Okay, so good afternoon sa lahat. Ang title po natin ngayong hapon, yung sinabi po dyan, no? The wicked is reserved to the day of destruction. Amen? Amen. Oh, baka magulat si Teo. Huwag kang mabibigla dito, ha? Kaya alam ko naman kasi mga bata hindi naman maarte yan, amen? Mga matanda lang minsan yung mga masyadong sensitive. Yung mga bata kami, sabi nga sa inyo, magbabasketball nga kayo, nagbabalyahan pa kayo, di ba? Nagbabasketball ka ba? Ano lang, ha? Diba? So, lalo na yung sigaw lang, wala yan. Pero ito lang yung mga pangako naman sa inyo, marinig mo dito, totoo, amen? At mas maganda nga bata ka, marinig nyo na lahat ng totoo. Para mapaghandaan nyo yung dapat paghandaan. So dito naman ay tinatakit po namin yung Book of Job. Okay, so mga pamilya, sa kada, ang panalangin na yung patuloy ka, amen? Kung kailangan mo sunduin, sunduin ka rin yun, Joshua. So, saan ka nag-church ngayon? Active ka ba sa church? Hindi. Sige, so prayer namin, mag-active ka. Mas ligtas ka na. Amen. Ito, maganda yung topic natin ngayon. So, naalala nyo po yung sa simula ng series natin sa Job. Ano sinabi ko, alam ko wala masyado nag-series ng Job. Wala pa ako nakita kahit isa. Kasi nga, parang paulit-ulit lang. Pero actually, hindi. Itong is hindi exemption itong ating chapter ngayon. Kaya yung binanggit kong title, The Wicked is Reserved. Lagi natin narinig yun eh, pero hindi natin na nasa Job pala yun. Okay? Pag sinabing ni Reserva,
ano mga pinapareserve ba natin yan? Parang gusto natin mag-outing, di ba? Gagawin natin para wala nang makagamit ng iba. O kami po mag-ano dyan, papareserve, may bigay ka ng pera doon. Hindi na ibibigay yung kahit kanino. Nakareserve ba na sa'yo yun? Sa'yo yun sa araw na yun, okay? E paano pag nireserve ba ka sa distraction? Paano yun? By the way, ang balita-balita pa lang ngayon, ha, today lang, nakikita ko sa aking feed, mga bakla na naman, sa Quezon City, si Belmonte, Quezon, parang kinasal, pero hindi naman kasal kasi bawal pa yun eh, sa ngayon, ha. Pero talaga itong mga to, mga loko-loko, mga gusto lang nilang mang-asal, tsaka gusto nilang yung mga supporter nila dumami. Kasi ganyan minsan yung kapalan ng mukha yan, di ba, kahit saan eh. Eh kahit alam niyo yung mga bakla, nakakasal sa mukha yan eh, sa itsura pa lang eh. Pero bakit nila tinanggap ng marami sila ngayon? Wala, nasanay lang yung mga tao. Sa mga sitcom, sa pelikula, may bakla. So pag ikaw, wala kang kalawa lang, di ka tinuturo ang salita ng Diyos, matatanggap mo na rin, kahit pangit. Di ba, ganun yung pag hindi ka nag-iisip, o nag-iisip ka man, wala kang labang kasi kala mo walang nangyayaring gera. Pero actually, ang spiritual battle, andyan yan eh. So, yun daw. So, hindi naman daw sila kinasal, pero kesyo, binigyan sila ng blessing ng Quezon City, ewan. Anong pakialam nila doon? So, ngayon, siyempre, ABS-ABN na naman, tuwan-tuwa na naman. Kesyo, hindi naman kasal, commitment lang. Mga loko-loko yun, hindi nga kailangan ng commitment nun eh. Wala nang kukumit na bakla, tomboy, hiwala yan lang, yan, ganun yan. Parang mga aso yan, mga yan. Niwala, mag-research kayo, magtanong kayo, hindi yan nagko-commit sa isa lang. Ganun yan. Kasi wala, di nung sinaniwala sa Diyos, eh. Wala nung silang takot sa Diyos, bakit kayo magko-commit? Ay, ito lang, ikaw lang ang aking mga, nangakako pa ako, walang halaga yung pangako niya mga yan. So habang yan, intindihin natin ngayon, ha, medyo ano sila dito eh. Pasok sila dito. So again, ang context ng Job, kasi hindi nakakalang, wala nang bago dito, si Teo lang. Kaya yung mga bata. Naintindihan niyo ba yung context ng ano? Leia, Julia. Si Job, di ba? Yung righteous man. Pero sinubok siya ng Diyos. Eh, isa sa mga ginawa sa kanya, itong si Satanas, pinagbigyan ng Diyos. So gusto ni Satanas na pahirapan si Job, inalaw naman ng Diyos. So medyo kaya yun yung medyo nakakagulo dito sa iba. Ba't ganun? Pero sinasagot po natin yung chapter by chapter. Yung katotohanan, bakit inahayaan ng Diyos minsan ang righteous na mag-suffer. So yun po nangyari sa kanya. So una po ay siya lang ay namatay ng anak. And then nawala ng business, namatay yung mga iba, ninakaw. Bandang huli, pangalawang round ng kanyang pagsubok, yung sakit na no, nagkaroon pa siya ng sakit. Okay na sana kung malusog ka eh. Pwede kang magtrabaho. At kung ano may nawala sa'yo, pwede mong bawiin. Magaling ka naman. Alam mo yung paano gawin niya. Kaso siya, nagkasakit pa. So narinig ng kanyang mga friends, quote and quote friends, pinuntahan siya, doon ang umpisa yung napakahabang diskusyonan. Ulit-ulit yan, salitan sila. Sino ba yun? Si Bildad, Zophar, and... Sino yan? Elihu. Yan. Then later si Elihu. Later pa yun. Sino yung isa nga? Bildad, Zophar, Eliphaz. Yan. Yan. Lumipas na si Eliphaz. So pero ngayon si Job na. So sasagot siya dito, lalong maaasahan natin yung mga maririnig natin. At doktrina po ito, makikita natin. Kaya ang title natin, yung reserve. The wicked is reserved to destruction. Ngayon, sinabi niya. So, bago siya magsalita, isa lang actually yung tema niya, yung title natin, yung pinaka-tema niya. Pero may introduction muna siya, basahin natin, sabi diyan, "Hear diligent with my speech and let this be your consolation." Ibig sabihin, talagang importante yung sasabihin niya, sabihin niya, makinig kayo sa akin, ano kaya yun? "Suffer me that I may speak," o hayaan niyo ako magsalita, "and after that I have spoken, mock on." Kasi alam niya na yung itsura pa lang ng mga tao, hindi naman iniwala sa kanya. Kaya sabihin, sandali lang. Minsan, ganyan tayo eh. Parang kailan lang, ewan ko ba naman, kailan na lang. Sa ako na i-deal to, basta may tinanggal na naman ako sa isang chat na hindi ko alam. Ako yung gumawa ng chat, ako yung nalis. So mamaya, tingnan ko ano nangyari dun. But anyway, may mga taong hindi handang makinig sa'yo eh.
Kaya sabi ni Job, kaya ganun din ginawa ko sa mga sarili ko, pakinggan nyo muna ako. Kaya minsan, naranasan nyo na ba yun? Hindi ka mga nagsasalita, mali ka na eh. Ano nangyari yun? Mali, anong mali sa'yo? Basta mali ka. Hindi na sabihin basta kasi alam natin matigas ang ulo naman. Pero, ganito yung nakamdaman ni Job. Kaya pwede ba, sabi niya, makinig muna kayo sa akin. Pag nakinig nyo na ako, saka kayo mag-design, saka nyo ako asarin. Matindi, di ba? So as for me, is my complaint to man? So ako ba yung nagre-reklamo lang sa tao? Ito yung parang sinasabi ng mga friends niya na parang ganun daw siya. Pero actually hindi. Obviously sa Diyos nagre-reklamo. Though mali din yun, pero still, kasi nga, antindi nga nung naranasan niyang problema. Okay? Kaya sabi niya, and if it were so, kunwari naman, sige, kunwari, talagang sa tao lang ako nag-complain, sabi niya dyan, why should not my spirit be troubled? Still, bakit ako hindi ma-trouble? Like, antindi nga nung kanyang pinagdadaanan. Okay, nakukuha niyo ba? Kaya sabi niya, mark me and be astonished and lay your hand upon your mouth. So, maraming way kung paano yung sabihing makinig kayo sa akin. Ibig sabihin lang, mark me, tingnan nyo ako, mark me, talagang sundan nyo ako. Okay, wala, that's kasi nasabi sa inyo yan, di ba? And be astonished, ibig sabihin, pinipredict niya na pag nakinig kayo, naintindihan nyo yung sasabihin ko ngayon, mamamangha kayo. Okay, ganun din kayo actually sa every service dito. Hindi naman nagsasalita dito ng wala lang, parang kanina message natin, di ba kanina? So, pwede lang, obviously, yung mga baguhan, di natin mapilit. Pero ganoon kasi naging practice natin. Salamat sa yung baptism ceremony sa halos ganyan na yan eh. Pero iba kayo lumalayo doon. Pero anyway, hindi po tayo ganoon. Kaya ganoon din sabihin ko sa inyo, mark me and be astonished, lay your hand upon your mouth. Ibig sabihin, tumahimik ka muna. Makinig ka muna. Okay? So ito na. Even when I remember, I'm afraid. Hindi pa siya tapos mag-introduction ha. Naiintindihan pa lang, naaalala pa lang yung gusto niya sabihin, siya na mismo natatakot. Ano kaya ito? Hindi nang sasabihin niya. And trembling, hindi lang siya natakot, nanginginig pa. So ano kaya to? Kaya ngayon, ito na, simula 7, ito yung mga sasabihin niya hanggang halos matapos po to. Hanggang, yan actually, 19, hanggang 19. Itong sasabihin niya katotohanan, doktrina po to, totoo to. So naalala ko lang yung Psalm 73, kasi pinag-iisip ni Pastor yan, tsaka binasa ko rin, paborito ng marami akong alam yung Psalm 73, yun yung unang Psalm ni Asaph. At ang tema niya, ganun din, bakit yung mayaman, bakit yung mga wicked, nag-prosper. Tapos kami dito, parang na kaming mamatay, parang ganun yung tema niya eh. Pero bandang uli, nakita niya, no? When I go to the temple of the Lord, parang sanctuary of the Lord, nakita niya yung destruction ng mga wicked people. Ganun na ganun din dito. So nakita niyo yun? And then si Habakuk, ganun din. Yung naalala ko, ganun din si Habakuk. Nung panahon ni Habakuk, maraming violence. At ang madalas, kahit naman saan, itong nangyaring pandemic na to, sino ba'y apektado dyan? Yung mga mayaman, tulad ni Chris Aquino daw, kaya daw, isa daw si Chris Aquino na gano'y. Uy, mag-take na kayo ng vaccine. Eh, dahil nagpabakuna ka ba? Hindi, salamat. Amen. Good job. Pan intended. Sabi daw ni Sakino, kasi may sakit na siya eh. Alam nyo yung mama niya, di ba? Parang ganun may sakit din. Nagpabakuna pa, sinabihan pa yung mga tao. But anyway, ayun. Ngayon, pinapaalam, tatawa pa ako sa balita na naman. Yung mga anak niyang, ano, sa palagay niyo, kanino binilin? Kay Buya Banda. Ako, mahiging bading din yung mga yun. Well, ganun talaga eh. Ganun ang end ng mga wicked. Ano mo ginawang wickedness ni Chris Aquino? Hindi mo alam. Bagay, bata pa siguro kayo. Nung panahon namin, yan ang pinaka-bastos na ewan eh. Ma-influensya yan. Maganda yan nung dati. Kasi nga, lahat ng pera nasa kanila eh. Ang arte niyan. Lahat ng ka-artehan. Talagang yan, nag-umpisa niya. Malamang siya nag-ano ng ABS-CBN. May stake siguro yan dun eh. Alandian, ilan ang asawa nun? Huwag yun ang sabihin. Anyway, umpisa natin. Sabi dyan, wherefore? Bakit? Ang tanong niya sa Diyos at sa buhay niya siguro sa mundo, bakit yung mga wicked na bubuhay, na tumatanda at malakas? Ano sabihin nyo? Kasi hindi dapat ganun eh. Alam nyo, may prinsipyo sa Bible, yun yung mga loko-loko na mamatay na maaga eh. Pero alam din natin, hindi lagi eh. Kaya sabi dito eh. Pero still, kung sila'y tatanda na parang successful sa buhay, mamaya natin makikita.
So, ngayon, isa-isahin lang natin yung mga bagay na seemingly parang successful itong mga weekend. Okay? Nakakalaman, nakakaintindihan, parang lagi sa preaching natin, may mabanggitin ako dito. Siguro na iba sa inyo, pag di na nag-iisip, ba't kaya siguro si Pastor ang mali? Kasi yung mga sinabanggit niya. Nakikita natin. Their seed, ito yung mga anak nila. Okay? Yung anak nila, established in their sight with them. Pati mga anak, ganyan po yung mga weekend. Pati mga anak nila, mayaman niya, may influensya, parang mga Magos, mga Aquino. Okay, nilahat na eh, no? Sino pa? Duterte. Pati anak niyan, ini-establish nila yan. Akin, hindi masamang i-establish yung anak mo. Kaso pag weekend ka, establish mo rin sa weekendness din yan. Tuturuan mo yan, katulad mo. Kaya sabi dyan, there's an establishment in their sight with them and their offspring before Isa. Ganun din, mga anak. Their houses are safe. Nakita nyo ba yung mga bahay minsan? Sinabad nyo, sabi, nanakawang kami, kontado pa, pambihira. No? Paano nanakawang yung kontado? Eh wala, walang bakod, walang ano. Yung mayayaman, naku, may bakod na, baka may bangin pa, may aso pa, may gwardiya pa. Kala mo, hindi magagalaw eh. Kaya pag nakagalitan mo yung mga, wala kang choice. Kunwari, mga abogado, minalika, kunwari, parang kami, nabangga kami ba? Ganyan, no? Kami pa nagbayad eh. Anong gagawin namin? Masugurin natin yung mga yan. Ako, baka hindi ka makalapit dun. Tsaka mali din naman yun. But anyway, their houses are safe from fear. Wala silang takot kasi safe sila, kala nila. Neither is the rod of God upon them. So, hindi sila pinapalo ng Diyos. But ganun. Their bull gendered. Yung bull, ito ay lalaking cow. Hindi ito nag-fail. At saka yung cow, nagka-calve. Yung calve, yung mura. Yung batang baka. And casted. Ibig sabihin nun, ibig sabihin, parang tayo, yung ating goat doon sa lalahala, nakunan eh. Nakaka-frustrate, diba? Anong nangyari? Hindi tayo pinagpapala. Sila pinagpapala. Yung bull, lahat, wala din nakukunan. Daming anak. So, lalo yung mayaman. Nakita nyo ba yan? They send forth their little ones like a flock and their children dance. Ayan, kaya yung mga dance-dance, ginagawa yan kasi masaya, di ba? Pero again, di, yung isaya, kasiya natin, di ba? So kaya inaano natin yan, parang wala kang pakialam sa ano, pag sayaw-sayaw kay. Again, yung mga maliit na bata, okay lang yan. Pero pag celebration niya lagi, parang itbulaga, ano yan, lagi may sayawan. Ganun yung pinapakita nilang, wala tayong magagawa sa kanila, parang ganun. And then they send forth their little ones like a flock. Ibig sabihin lang nung talagang, alam nyo naman yung, yan nga, yung mga kambing doon sa ano, pag nag-sinid mo, ibig sabihin, dumadami sila lalo. Ibig sabihin, pati yung mga anak nila. And they take the timbrel, okay, kung may dance siya, meron yung mga instrument, okay? Kaya yung mga, alam nyo ba yung, yun nga, yung Russia, nung naging ano yan, na sila, kahit yung Germany, may time na komunista yan eh. So yung Russia, in a way, komunista pa rin. Pero still, nung na-influensya ng mga kapitalista, mayaman na tayo. Sige, mag-dance-dance tayo dito. Nag-rock and roll yan. Hindi ko makakalimutan kasi pinanood namin yan. Eh. Yan din, nag-isisi na ako. But yun ang totoo, okay? Kaya yung Korea, nung time na umaman sila, alam niya yan, nung panahon namin, di uso yung Korea. Paganyan pa lang sila nun. Kaya ngayon, yung mga bata, puro Koreano kasi nag-boom na talaga sila. Pinapamukha nila sa taong mayaman na sila. Ganun yun. Yeah, dance-dance, sing-sing, kahit ano, kahit produktong Japan, uy, Korea yan. May Korean bike. Hindi, Japanese yan eh. Lahat na lang, ina-tribute sa kanila. But anyway, so timbrel and harp, so saya, 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 mga wicked. And rejoice at the sound of the organ. They spend their days in wealth. So puro yaman, and in the moment, go down to the grave. Oh, patay naman sila, pastor eh. Pero actually positive pa rin yun kasi ang gusto kasi ang sumpa talaga sa mga wicked dapat yung hindi namamatayan ng mabilisan. Ganun yun eh. So yan, pinapahirapan yan. Pero bakit dito parang nauingit siya si Job? Ba't ganun lang kamatayan nila? Dapat ano? Naghirap muna. Okay? So, nakikita niyo yung tema natin. So puro positive sa kanila. Mamaya, tingnan natin. Eh, sabi dito, dahil doon, diba, yun yung mahirap, mas maganda na yung maparusahan ka, diba, alam nyo ba yun? Na maghirap ka ng konti, mag-iisip ka eh. Pag ikaw yung walang problema, ang angas mo patapos walang nakagalaw sa'yo, lalo kayayabang.
Kaya sabi dito, therefore, they sent to God, dahil sila'y mayama, wala nangyayari. Ang sabi daw nila sa Diyos, umalis ka sa amin. Nakita nyo yan na, nag-umpisa na dito yung makikita natin, yung bakit sila reserve sa destruction. For we desire not the knowledge of thy ways, no man's one. Ayaw nilang makilala ang Diyos, ayaw nilang ano, church, Bible, ayaw ko niyan. Kaya alam niyo yan, kung soul winner kayo, yung iba, okay naman, tumatanggap yung iba, nasa malayo ka pa lang eh. Ayoko, paano na yan? Ayoko na, paano naman gano'ng sasabihin ko sa'yo? Basta ayoko na. Makakita lang ng Bible. May mga ganun tao. San sa palagay niyo yun? Pupunta. Gusto mo nang iwin, gusesyaran mo na, ayaw pa. Tumatakbo na, umaalis na, sasaraduhan ka. Impyerno yun. Amen? Yes. Ni ayaw siyang makilala. Hindi baka... baka lang sa ayaw niya kasi hindi niya kilala, ipapakilala nga natin eh. Ayaw din makilala eh. So anong pag-asa niyan? Ito pa yung sinasabi nila, what is the Almighty? Ano ba yung Diyos na yan? Bakit na siya paglilingkuran? Wala silang makitang way, paraan o dahilan. Ba't ako maglilingkod sa Diyos? Ganyan yung mga lumaki sa layaw, mga Jeffrocks, mga hindi na iniwala sa Diyos. Okay, sa marami po sa Europe, ganyan na. Kala nila, dumating lang yung blessing sa kanila, ganun-ganun lang. Well, magkakaalaman sa huli. Okay? Okay. What prophet should we have? Ba't ako mag-pray? Ito na nga, dumarating na nga yung ano eh. Ang hirap nung ganun, no? Ikaw magmumunta ka dyan, pag-i-sharean mo. Well, tingnan natin. Lo, their good is not in their hand. The counsel of the wicked is far from me. Andali. Iba. Lord, their good is not in their hand. The counsel of the wicked is far from me. So, ibig sabihin nun. So, parang nagkakaroon na tayo ng idea dito kung saan tayo punta. No? Lord, their good is not in their hand. Ibig sabihin, hindi nila kayang gawin sila ng mabuti. Parang ganun. The counsel of the wicked is far from me. So, ibig sabihin, tawag dito, parang sinasabi nila na hindi sila maapektuhan ng mga wicked, pero actually sila na yung wicked. Nakita niyo yun? So, ang hirap eh. Kaya, yung mga, minsan, makakaunti ka mga katoliko na sinasabihan mo na nga na, eh, huwag kayo sasamba sa Diyos-Diyosan. Eh, hindi naman Diyos-Diyosan to. Si Jesus to, nakita mo ba? Yung sabi ko last time sa inyo, pinarada nila yung black na sari, na long hair, na kulot. Sabihin mo, uy, idolatry yan. Hindi idolatry, si Jesus yan eh. Ang idolatry, yung mga hindi Jesus. Ito, Jesus to eh. Hindi din Jesus yan eh. Hindi, naingit ka lang eh. Hindi kayong sumamba kayo. Born again talaga kayo. Ganunin ka ba? Hindi naman nila alam yung Baptist. Okay? How off is the candle? Ito na ito yung ano dito eh. Hindi sa hindi nila alam. Alam din nila eh. Sabi mo, how off? Gano'ng kadalas? Is the candle of the wicked put out. So alam nyo, kandila, kinukupa rin madalas sa Bible na parang buhay mo. Diba? Buhay yung apoy. Pag inipan mo, wala na apoy. Patay na. Yun ang kinukupa na dun. Pero ganun na yung mga wicked eh. Ba't di nila alam yun? And how oft cometh their destruction upon them? Gano'ng kadalas? Eh wala. Wala akong kilalang mayaman na artista. Sira yung buhay. Wala akong kilalang ganun. Ang top of my head, ang dami ko naiisip eh. Alam din nila yun. Ako nga, hindi ako sumusunod yun. Alam nila yan eh. Eh mga yan, di, masayang buhay niyan. Wala nagde-divorce diyan, wala nag-uusuntukan diyan, wala nagde-demanda, wala. Meron. Ang sinasabi lang dito, hoy. Alam niyo dapat 'yan. And then God distributed so in his anger. Yung sinasabi dito, nag-uumpisa na ang Diyos o yung ating passage na kanina parang sinasabi, exaggeration lang 'yun, wala silang problema, mayaman din rin, marami mayaman din, magkakautang din, marami ring problema. Kasi nga, ang gawain ng Diyos, dinidistribute niya yan. Walang sobrang saya dito sa mundo. Amen? Kaya huwag kayong maiinggit kahit pa sino bang alam nyo masaya ngayon. Sa ano, si Big Soto, eh, yaman naman. Yaman na. Bata pa asawa. Pangit naman ng anak. Di ba yun ang ano? Binabash nila eh. Sorry ha, pero yun sabi naman ng mga basher. Pero parang totoo eh. No? Sumpa siguro. Paano nangyari yun? Eh, siya sabi ko sa inyo. Hindi mo masabi. Natawa si Christian. Kala niya pogi siya.
Hindi, totoo yun, no? Kasi ba't yung mga ito, taga-baybay Sapa, pero ang gaganda, well. Tagalagundi, kala mo, di ba? Ganyan. Ganun talaga, di ba? Anong tawag sa lugar niyo, bad? Conception lang. Okay. So, ganyan yan. Okay, so next, sabi dito, they are stable. Ano yung stable? Ito yung mga natitira sa kung ano inaani nila, di ba? And nasa chaff, ganun din. Yung stubble, alam ko yung iniiwanan sa palay. Ngayon, pag palay na yan, dikdikin pa yan, meron na mga hiwalay sa palay, di ba? Yun yung chaff. So, ano nangyayas sa mga kayo? Wala na pa yung pakialam doon. Doon iba, ginagamit na parang yung sa aking halaman sa taas, yung ginagamit na taniman ba, sa ginagawang lupa. Rice, ang tawag doon, hull. Pero anyway, lalo sa kanila noon, para yang, sabi dyan, the storm carried away. Kasi wala nang kwenta. Tama ba yun? Nakala si Michael Jackson na naman, di ba? Bading din kasi yun. Dati, mahalam, ah, Michael Jackson ngayon. Wala na. Yung pangalan Michael Jackson yun, ano na? Ha? Kadiri na, lugi pa, matay pa ng maaga. Dapat nakasuhan yun eh. Binili niya daw yun eh. May time na talagang alam na alam. Pedophile kasi si Michael Jackson. Aarestoy na siya, kaso yaman, daming, even yung mga media. Kasi nagtataka, kasi nabasa ko yun eh, dati sa Reader's Digest. Ang title ng article is, When the Media Sold Out to Michael Jackson, parang ganun. Kasi pag binayaran mo yan, kahit sino pa yan. Sa alip na itanong, hindi ka ba pedophile? Idiin mo, paano hindi, puro batang lalaki nasa ano mo. Ano, tautuwa ka lang, so wala kang asawa, hindi ka magtataka doon. Hindi, sa halip na tanungin yun, pag nabayaran na yung reporter, wala na yun, papaandaran na lang kayo ng mga maling sagot, maling tanong, therefore, hindi may didiin yung nagkasala. Ganyan po yan. But anyway, ba't ako napunta doon? Yan. Yan, wala na kwenta, di ba? Bandang uli, kala mo, ang galing dati, wala na, parang tinangay na ng bagyo. May kinig? Layo pa tayo. Tayo, yan. 19, God layeth up his iniquity for his children. Yun yun. Ngayon, may ginawa kang kasalanan. Minsan, ang aanin yan, anak mo. Alam nyo ba yun? Kaya mag-ingat tayo. Amen. Ano yung takot dapat sa Diyos? Hindi mo kailangan sigawan, 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 paalalahanan. Eh, wala nang nakakita eh. Alam ng Diyos yan. He rewardeth him, he shall know it. Yung reward dito, negative. Okay? So, ang Diyos ang gagante at alam mo yun. His eyes shall see his destruction. Ganun din. So, kung sino man itong his sa una dito, either ang Diyos o yung mismong wicked people, makikita mo yung destruction mo. Gusto mo ba yun? Pag ikaw, kunwari, nag-smuggle ka, kung ano yung ginagawa mong kalokohan, in a way, nakikita mo na yung sarili mo sa kulungan eh. Di ba? Kasi nakita mo na yung sigurado, sino may sunod-sunod doon? Si Erap, si Jinggoy, si Arroyo, sunod-sunod yun eh, kung nakabalitaan mo yun, naku! Si Duterte, hindi nagkaganan oh. Malakas pa rin kasi. But anyway, hindi natin alam. Amen? Eh sabi nito, may kita, and he shall drink of the wrath of the Almighty. Nasaan niya nakita yon? Sa Revelation, di ba? Term talaga yan ng Bible. So hindi yan something na makakalagpas lang to. Ilalagpas ko to, hindi ako maparusahan. Pag namatay ako, wala na akong pananagutan. Hindi ganun. Pananagutan ko pa rin later sa impyerno. For what? Nasaan ba ako? For what pleasure hath he in his house after him? Ito na. So, dito yung kilala nyong si Atong Ang. Ito, lagi namin na ano, kasi nadadaanan namin dun eh. Tindi naman itong taong to. Walang tao dito, pero nagpagawa ng magandang ganyan. Kasi walang daming pera eh. May mga ganyan. Pero alam nyo ba, sabi dito, for what pleasure hath he in his house after him when the number of his month is cut off in the midst? Kung nga, sa palagay ni Atong Ang na lang una, kunwari sa palagay niya, maubuhay siya hanggang 70, kaya ngayon, patagalan ng paggawa, nakaw, paggawa. Ay, pag 70 na ako, relax ako dito sa alahaga. Eh, namatay siya na si Kwenta, kunwari.
Anong mangyayari sa iyo? Kaya tayo lang din pinapaalalahanan nito eh. Hindi tayo naiingit sa mga yan. Amen? Anytime, pwede tayo matay. Kaya nga, maglingkod na tayo sa Diyos ngayon. Hindi pa, i-delay mo pa. Anytime, pwede tayo mamatay. Alam nyo ba yon? Sabi ko last time sa inyo, di ba? Marang akong mamatay na eh. Kala ko lang pala. Buti, hindi pa. Hindi mo alam. Eh sabi dyan, what? Ay, tapos ka na yun, no? So, pwede ka mamatay. Anong pleasure mo? Anong silbi nung pinatayo mo? Napakalaki nung ano mo? Anong ginawa mo sa pera mo? Shall any teach God knowledge, seeing is judge those that are high? Ibig sabihin, hindi mo kailangan turuan ng Diyos. Kasi ganyan na idea natin pag, katulad yung kayo sa friends ni Job, parang ang tingin nila sa Diyos eh, ang tagal naman ng judgment ng Diyos sa mga wicked. Huwag mo siyang tuturuan, siya nga gumawa lahat yan eh. One diet in his full strength. Diba? Sino yung mga alam? Nakita yung, eh, mga nabakunan, hindi lahat ha. Si Kobe, na namatayan, ang yaman, ang daing plano sa buhay. Eh sabi ng Bible, pwede mangyari yun, kahit malakas ka pa, pwede ka mamatay, o ano silbi nung pinagagawa mo, at hindi mo ginawa. Diba? Being holy at ease and quiet. Wala na masakit, ba't namatay? His breast is full of milk, so walang breast ang milk ang ano, lalaki. Ibig sabihin lang nito, ano, ibig sabihin niya, parang gano'n, mayaman siya. Okay? Hindi ka patuyo. Ibig sabihin, ganun. Pwede ka pa magkaanak. His bones are moistened with marrow. Ibig sabihin, malisog ka pa. And another diet in the bitterness of his soul. Ito naman yung negative. And never eat it with pleasure. Parang inukumpara niya, yung mayaman, namatay. Yung mahirap, namatay. And they shall lie down alive. Pareho lang sila. Pag, di ba, sabi nga ng meme na naman, di ba? Ito yung mayaman, hukay. Ito yung mahirap, hukay. Ganun din. Ganun din, and the worm shall cover them. Ganun din, pag namatay ka, kakainin ka lang ng uod. Pareho lang, mayaman, mahirap. Behold, I know your thoughts. Ito naman, bumalik na siya, no? Si Job, in-address niya na naman yung friends niya. So, ito din tayo magkakaroon ng yung matagal na dito. Alam niyo na to, yung ina-address ni Job yung mga kaibigan niya na inaano siya, inaasar siya. Eh sabi dito, behold, I know your thoughts and the devices which ye are wrongfully imagined against me. Ang sinasabi ng mga kanyang friends, siya ay nagkasala, kaya siya pinarusan, hindi naman. At talagang daming sinabi sa kanya na binibintang sa kanya, hindi naman, dapat. Eh sabi niya, for ye say, where is the house of the prince? And where are the dwelling place of the wicked? Eh sabihin nun, yun nga, parang inaasal siya. Okay, yaman mo ngayon ha, saan ka nakatira? O, sa nakatira yung wicked, parang sinasabing ganun ka, wicked ka. And have ye not asked them to go? Have ye not asked them that go by the way? And do ye not know their tokens? Ito na. Ano yung sabihin ng tokens? Alam na alam ni Stephen yan. Diba, mga naglalaro sa? Saan yan? Sa? Arcade, sa Quantum. So, pag ikaw ay maglalaro, hindi basta-basta pwede maglaro lahat doon. Kailangan mo ng bayad. Eh, dahil itong mga ito, mawais din itong mga ito eh. Gusto nila makuha agad yung pera bago ka mag-ano. Kasi baka gusto nila magsawa ka na ng 5 piso lang yan. Tsaka, alam nyo yung arcade, no? So, tsaka isa pa, kung 5 piso yan, magbabago sila kasi ng machine. So, gusto nila, pwede nilang baguhin yung token, yung presyo, I mean, kung 5 piso ngayon yan, next time, 15 na yan. Pero yung machine, the same pa rin. Nakuha nyo? So, nagsabihin ng token. Yun yung magbibigay sa'yo ng kalayaan na maglaro. Doon sa context na yun. Ibig sabihin, siya yung para susi mo. Sa amin sa IT, ganun din yan. Alam yung token, Jamie? Parang password yan. Hindi lang basta password. Ginagawa yun, gine-generate. So, para malaman kasi maraming security sa amin eh. So, dapat, ini-encrypt yan. Tapos, ginagawa yun on the fly. So, paano ko malaman? Nasabi niya, kunwari, magbabayad kayo, di ba? Bumili ako ng ganyan. Paano ko malalaman na hindi hacker yun? Nasabi niyo, load daw mo ng load to. Paano malalaman may sigurado yun? Eh, dami niyan. Ang dami request niya. May mga token niyan. Malalaman ko siya nagpadala nun. Siya yung nagbayad. Therefore, papadalan ko siya ng ganyan. Ganun po yung kalakaran dyan. So, naintindihan niyo yung token. Medyo IT tayo ngayon, ha? Binanggit din po sa yung testament yan. Token of perdition. Alam nyo, sa Philippians ba yun? Bisado ko dati ito, ngayon hindi na.
Yan, Philippians 1:28. Pakibasa niyo, ready, go. And nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation and that of God. Okay, ganito po kasi talagang mananampalataya, talagang pinipersecute tayo. At sabi dito, ba't ako tinitira nito? Wala akong ginawang masama. Yung ibang mga bagong mananampalataya nagtataka. Kaya tinuturo sa kanila ni Paul dito sa atin, dapat di ka nagugulat dyan. Si Peter, ganun din, di ba? Anong ina-expect mo? Yung mga loko-loko, talagang galit sa'yo yan. Biruin mo sila, gusto nilang mag-love wins, di ba? Yun na naman yung mga ano, love wins, mga bakla. Kami panalo, kasi inampiyan kami ni Belmonte. Kahit sino pang ano yan eh. Alam pa rin natin kadiri kayo eh. Hindi nyo pwedeng lukoy lahat ng tao. Pero ang tanong, dapat di ka nagtataka. Yun ang sinasabi sa atin. Kasi pag, again, pag paulit-ulit yan eh, lahat ng news, ABS-CBN, GMA, mga politiko, kampi na sila sa bakla, siguro tama sila. Siguro, ano ba yun? Pero sa konsensya ko, parang mali talaga. Eh, mali talaga. Eh, pag hindi mo narinig yung mga preacher, isipin mo, ano ba to? Tama siguro sila. So, hindi. Kaya tinuturoan tayo dito, sinasabi dito, yung mga lalo yung mga nagpo-persecute sila, dapat huwag kang matakot. Sabi niya, in nothing terrified by adversaries. Huwag kang matatakot dyan. Bakit? Kaya kanila pinipersecute, wala kang ginagawang masama, yan ay ebidensya na sila ay sigurado sa impyerno. Eh, paano mo sabi? Kasi hindi gagawin yung normal na tao na ayaw lang, ayaw nila sa Bible, pero hindi naman sila ng demonyo. Ba't nila titirahan yung anak ng Diyos? Sige nga. Minsan naasarin ka rin niya, pero hindi ka puputiri yan, katulad ng mga audio ginawa akin na Paul. Pero yung mga yan, pag talagang tinitira ka niyan, yun ay token. Ibig sabihin nyo, sigurado yun. Yun ang nagpapakita sa inyo ito, mga taga-impyerno to, galito, anak ng demonyo to, kasi galit sila sa anak ng Diyos. Kasi alam nila, magkalaban tayo. Ngayon naman, tayo hindi natin kalaban, yung mga hindi parang ng demonyo, hindi natin kalaban niya. Pero anak ng demonyo, kalaban natin yan, maniwala kasi hindi. So tama lang dapat yung ating warfare, ha. Handa niya, parang tanong kanina, ha. Sa cellphone, ng bakla, walang... Hindi natin titirahin yan dahil ang bakla, okay? Malinaw dapat sa atin yan. Mayayari tayo dyan. At never ko tinuro yun. Patas-patas lang, ang tao yan. Hindi yan sakop ng ating kapangyarihan. Hindi sinabi ng Diyos na tayo may kapangyarihan gumawa sa kanila. Nasabi lang natin, ano yung dapat sa kanila? Iba yun. Okay? Magkaiba yun. So again, balik tayo dito. Evident token of perdition. So nung balik tayo dito, ano sabihin dito? Saan na yun? 29 pa lang, okay. Have you asked us them, and do you not know their tokens? Hindi mo nakita na merong may marka na to eh. Anak ng demonyo yan. Hindi ka dapat dyan, naiinggit. Kaya maiinggit kay Bill Gates. Yaman niya, eh, tapos ginawa pa tayong guinea pig, tapos yayaman pa siya, tapos ginagalang pa siya, tapos nakaingit naman, gusto mo ganun, sigurado sa impyerno. More on itong message ito, more on sa mga, yan, sa mga bagong Kristiyano, na hindi nyo pa masyadong alam, na again, medyo, ano kayo, tawag dito, vulnerable pa kayo, naiingit pa kayo sa mga anak ng demonyo minsan siguro, katulad ni Aesop, and then, nabagit ko na siya Bakok, wag, yung alam mo inggit dyan. Amen? Amen. Yung token na yun, ayun na. Paano daw, that the wicked, okay, ano yung token? That the wicked is deserved to the day of destruction. Sigurado yun. Hindi natin inimbento yan. Yung iba, ganun ang papalabas nila. Eh, hindi ka naman sigurado si Pierno yan eh. Huwag ka magsabing ganyan. So, yun nga sabi ng Bible eh. Nainiwala ako doon. Hindi kayo niwala doon, lukawin yung mga hindi pa nakakaalam. Masa piling kasi niya mga yan, parang nakikipagbangayan lang tayo, parang palakasan lang, parang mga bata, palakasan ng bibig. Hindi, ikaw sa impyerno, tayo hindi tayo, inaalam natin. At pag sinabi ng Bible yun, yun yun. Huwag kang magigilty na, bakit mo sila pinapunta sa impyerno? Hindi ako yung pupunta sa kanila, winawarningan ko lang yung mga hindi papunta doon. At ikaw, baka hindi ka mapunta doon, pwede ka pa, kung may pag-asa ka pa, hindi ka rin mapunta doon. Naintindihan niyo ba? Amen. Okay, kaya sabi dito, who shall declare his way to his face? And who shall repay him?
what he had done. So ito medyo nakakalito kung sino yung pero kung sino man to, yung Diyos ba ang mag de-declare to his face, or kung nga yung mga soul winner, sino magsasabi sa kanya na mali siya, kung sino man yun, and who shall repay, itong magre-repay sa kanya, Diyos talaga yan. Yet, kahit sino pa man yun, he shall be brought to the grave and shall remain in the tomb. Mamatay din yan. By the way, tomb yan ha, tomb. The clouds of the valley shall be sweet unto him, and every man shall draw after him, as there are innumerable before him. So yun na yung katapusan dito. Ito yung medyo nahihirapan ako itindi kung sino ba to, negative ba to, positive. Basta parang may mga susunod daw sa kanya. Either sa negative to, ibig sabihin marami pang susunod sa kanya, or yung mga hindi susunod sa kanya, yun yung positive naman. Okay, pero mo ang negative to eh. Ibig sabihin, kaya nga huwag ka maingit sa mga wicked, hindi yan mauubos, parang gano'n sinasabi. Mauubos siya. Huwag kang mag-alala. Mayroong papalit dyan, ikaw basta gawin mo lang yung dapat mong gawin. Huwag kang susunod. Kaya ito naman, babalik itong last verse, bumalik siya dun sa, i-relate natin to sa kanya, tsaka dun sa wicked people na sinabi niya. So sabi dito, how then, paibasa niya mga, ready, go. How then comfort ye me in faith, seeing in your answers there remaineth hope. Yun, so, bakit niya nabanggit yung mga wicked dito? So, ginawa natin sa ibang preaching to, kasi nga, yung kanyang kaibigan, nung time na to, di naman sinabi niya reprobate eh. Kaya sabi niya, bakit niya, ba't yung dinidiin ako na ganyan? So, anong ebidensya niyo ba? Kaya yung ginagawa daw nila kay Job, parang kino-comfort pero in vain. Kasi walang kwenta. Wala yung nagagawa yan. Diyan nga kayo. Uy, makikiramay kami sa inyo. Tapos pag-uusapan natin, ikaw kasi. Okay, siguro mayroon kang ginawa. Paano ka mako-comfort nun? Una, hindi totoo. Pangalawa, yun nga, ikaw yung righteous kasi, nagpaka-righteous ka, ang sakit naman sa iyo nung ikaw pa yung pagbintangan na may ginawang mali. Diba, ang deserve mo kahit na paano, sabihan ka, angels yan, in-recognize siya. So, kaya parang itong mga to, hindi siya nako-comfort, obviously. Kaya sabi dito, seeing in your answers, there remaineth for, yung pala yun. Kasi ang tagal na nilang pabalik-balik dito, either hindi sila naniniwala, hindi nila naintindihan, o sinasadya na nila na binibigyan, nag-attribute sa kay Job na may kasalanan nga si Job. So again, lahat may kasalanan, pero hindi yung katulad ng binibintang nila na kaya ka pinakusahan ng Diyos, namatay anak mo, nalugi ka sa business, may ginawa kang mali eh. Hindi nga ganun, okay? So ano kailalaman ng dito? Paano may tatali yan sa pinaka-team natin? Ganun yun, ibig sabihin, parang winawarningan ngayon sila. Yung mga friends niya, winawarningan ni Job. Na ba't kayo, huwag kayo magpatuloy na ganyan. Later, alam nyo ng Book of Job kasi, later kasi matutunayan, ang Diyos mismo magsasabi, wala siyang kasalanan. Pero, so anong pwedeng lesson sa atin to? Kung sigurado yung mga wicked, sigurado nakareserve pa ng impyerno sa kanila, hindi mo sinabi impyerno dito eh, pero isa yun sa mga indication dyan, di ba? Or, pwede din naman, ligtas, pero loko-loko, sigurado may parusa dyan. So, dapat ganun yung utak natin, kasi yun yung totoo. At ikaw, pag ganun ka, lalo, i-relate ko na naman sa akin, kunwari, mga pastor kami, kunwari, mga pastor, yun siya, nagkakaroon din yan ng ano, brad, siguro may mali kang ganyan, ano may ganyan ganyan yan. O sige, pag-usapan natin, hindi, wag na mag-usapan, basta ganun ka. Ano ba sakit nun? So ngayon, anong dapat gawin nun? Ayusin natin. Pero pag nagpatuloy ka dyan, patuloy ka dyan. Ano mangyayari sa'yo? Parang yung Job's friends. Ano sa palagi niyo mangyayari dito? Nawala siyang ginawa, pero pinagbibintangan siya. Nire-relate sila ngayon sa Job na katulad ng mga wicked na naka-reserve, ganun din kayo. Naintindihan niyo ba yun? Pastor, ang bait-bait ko dito, hindi na nagsasalita eh. Baka may wickedness ang ginagawa dyan. Kaya natin pinag-aaralan to. Sample tayo lahat dito. Tingnan nyo kanina, napuri ka kanina kasi may ginawa kang magandang isa. Okay. Ikaw may nanatili pang wickedness dyan. Sigurado yan, naka-reserve yan. Ganun ang Diyos eh. May parusa at may parusa. Kaya basta may ginawa kang mabuti. Hindi, okay. Ma-offset ba yun? Palagay nyo.
Sabi niya, ano, hindi raw. In a way, hindi. In a way, kasi sabi sa, ang prinsipyo ng Bible, aanihin mo lahat. Aanihin mo yung mabuti, aanihin mo yung masama. Pero actually, pwede nga rin. Hindi ka sigurado, ah. Ang Diyos pwede niyang gawin yun para maanak ko. Kunwari silang si Stephens, binasag yung TV, kung nagawin niya na, di asan na asan ngayon ako, nakatawin ko ito mamaya. Eh kaso, nalaman niya na, anong ginawa niya, nagsipag ngayon, anong ginawa? Kunwari, nagtrabaho sa labas para makabili, makaipon ng, sa TV. Na, nagbakasyon ako isang linggo. Naku, mapaluin ako ni tatay, pero nagsipag siya, nagsorry, nag... Ano nang ginawa niya? Bandang uli, nakabili siya ng panibago. Sa palagay niyo, hatawin ko pa ba siya? Diba? Pwedeng mangyari yun. Again, di ko sinasabing laging ganon. Ang prinsipyo ng Bible, lahat aanihin mo eh. Pero may mga pagkakataon ng Diyos mabait siya. Amen? Amen. Pwede ka niyang spare. Pwede yun. Hindi yun imposible. Actually, yun talagang gusto niya. Yung talagang tatabunan mo ng pagsunod, parang si Paul. Bandang huli sa langit, ikaw pa yung maraming reward doon sa mga walang ginawa na hindi makabasag pinggan. Kasi ngayon, ang lalakas mga asal. Kasi lagi nakatingin sa'yo kasi ganyan ka naman talaga eh. Amen? Nakikinig ba kayo? Amen. Alam niyo naman yung dito sa kanya sa dito minsan, sinasabi ko lang, may pag-asa naman. May pag-asa eh. Mga palakol dyan ha, may pag-asa. Lagi nyo lang isipin na may ibang tao late bloomer. Totoo po yun. Amen. Pero madalas ay hindi. Pero still, may pag-asa. Nandiyan nyo ba? Kaya habang may paraan, pahirap ng payat. Alala nyo yung ano na iba dito? Yung par easy-easy. Nag-slide dito, bandang huli. Clip hanger siya. Napakahirap nun. Hindi nyo gugustuhin yun. Kung gusto nyo kayo, mag-aral na kayo. Huwag nyo nga tamarin. Magagamit nyo rin naman yan. Lahat siya. Kahit yung pastor, magpapastor na lang ako. Yung pastor pala, puro sermon lang eh. Maraming ganun. Kasi, ba na, parang aasa na lang sa support. Ay, hindi ko na pala kailangan mag-ano. Si pastor, kilala ko, hindi nga nagtapos eh. Puro praise the Lord lang, at pambobola, at pang pagmamakaawa, at yun lang pala yun. At pa mag-aaral. Ngayon, sa palagay mo, sa kaala mo lang yun. Mas maganda maglingkod sa Diyos pag kumpleto ka. Equip ka, wala kang masamang tinanim. Okay, do wala namang ganun siguro din. Pero may, mas maganda kung ganun. Amen? Amen. Ayan. So, anong title natin? Nabigla ba si, ano, Tadeo? Naka-reserve. The wicked is reserved to the day of destruction, whether it be hell or hindi. Sigurado po yan. Prinsipyo yan ng Bible. Amen? Amen. And therefore, again, pag nirelate natin sa Job's friends, so, huwag din kayong mag-uusga yung ganyan pong ginagawa na iba eh. Kung makapag-usga, gano'n na lang. Kala mo, sila na yung Diyos eh. Hindi man nila sinusumpa, pero minsan sila na yung gumagawa ng paraan para sumpahin yung tao dahil ang galit sila doon. May mga ganyan. Iwasan nyo po yan, ha? Hayaan nyo. Basta, maganda ka, tulungan mo na lang. Makakatulong ka pa eh. Anong pakinabang mo kung maano siya? Makita mong naghihinagpusan. Wala ka nung pakinabang doon eh. Amen? Amen? Don't be like Eliphaz, Bildad, and Zophar, and Elihu. Be like Job. Amen? Tiniis niya po. And then be like the Lord Jesus. Amen? Lalo na si Jesus and then si Paul. So, yun lang po, Lord. Yun lang muna. Lord, tuloy. Pray na ako eh. Oras pa kasi tayo. Sige, let's pray. Lord, salamat sa inyong mga salita again. Bagamat ang libro nga pa rin, Book of Job, alam namin na hindi pa siya tinatake. Nakita namin, Panginoon, ang disputed truth na talaga po, kumpleto po ang Job. Nakaka-relate kami, Lord. Wala siyang sinira, Panginoon, sa New Testament, Old Testament. Bagkus, Lord, kahit ito po'y talakayan lang sa pagitan ng mga kaibigan, ito po'y tinawag na wisdom book din dahil dahil makukuha dito, kumpleto, Panginoon. Even this principle, nakita namin ngayon na ang wicked, Panginoon, ay deserve para sa destruction. Exactly, Panginoon, the way you said in the New Testament, Panginoon, in Old Testament, lahat silang, lahat ng tao mananagot, kung mayroon kasalanan ang kamatayan, ang salamat naman pa dito, mayroon mga pag-asa pa, hindi pa anak ng Diyos, ng demonyo yan, may pag-asa po kami. So, ligtas na po kami, again, lalo kung may pag-asa, iwanan yung mga dapat iwanan, gawin na yung dapat gawin, at maglikod sa inyo ng tapat, Panginoon.
May po yung makakaasa ng rewards, Panginoon, maayos na buhay, even sa mga ipapasa pa namin. Nabanggit ka rin na po yung mga seed, yung mga wicked, Panginoon, ganun sila sa mga anak nila, pero actually, anihin din nila. Ganun din naman pag kami nagtapat sa inyo, Panginoon. We pray for our children, na hindi po sila maloko, nasa libutan. Even ngayon, Panginoon, dami ng mga kalokohan sa labas, kademonyo, and even. I pray, mga anak namin, magtatapat din sa inyo, lalaban, magtitiwala sa iyong salita at gagawin ito, Lord. So, ilang po, Lord, again, ay sa bisita. Magtanawa ang panalangin namin sa kanya, siya po yung magtapat sa inyo din. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.